Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Gusto mo bang malaman kung paano lumalabas ang kalapate sa magikero na to? Gusto mo rin bang malaman kung paano lumalabas ang kuneho sa sombrero? At ano ang reaksyon ng mga hayop sa tuwing nakakapanood ng magic? Ilan lang yan sa mga istoryang magpapasaya sa'yo for today's episode. Simulan natin ang kwentuhan tungkol sa magikerong si Darcy Oak. Sumikat si Darcy dahil sa husay niyang magpalabas ng kalapate. Sa isang iglap lang, pero naagad siyang dalawang ibon. Kaya rin niya magpalabas ng kalapate sa piraso ng tela. Pati itlog kasama sa kanyang props. Aba, at may ibon agad na lumalabas sa itlog. Ang galing dahil pati ang hawla ay kaya niyang palitawin. Wow naman dahil kaya pa niya itong doblehin. Hindi lang yan, dahil pati ang hawla ay may magic. Sino mag-aakala na ang kanyang mga kalapate ay pwede palang maging tao? Dahil sa kanyang husay, hindi makapaniwala ang mga manunood kung paano ito nangyari. Kung isa ka sa mga nagtataka kung paano niya ito ginawa, pues, magugulat ka sa iyong malalaman. Ibubuking ko sa inyo ang kanyang sikreto. Para magaya mo si David Oak, dapat ay meron kang flash paper. Ang flash paper ay isang klase ng papel na sobrang bilis lumiyab. Ginagamit ito ng maraming magikero para takpan ang malilikot nilang kamay. Dahil sa pagliyab ng papel, hindi mo na napansin ang hinugot niyang ibon sa loob ng kanyang jacket. Meron kasing kalapate sa loob ng kanyang manggas. Ang ibon sa loob ay may lubid na pwede niyang hilain. Siyempre, hindi mo nakita ang kanyang ginawa dahil sa apoy na dumistrak sa iyong paningin. Sa ganitong paraan din kung paano niya nailabas ang pangalawang ibon. Meron pang isang kalapate sa loob ng jacket na pwede niyang hilain. Kitang-kita sa slow motion na dahan-dahan niyang kinukuha ang lubid ng ibon sa loob ng jacket. Pagkahila sa ibon, agad niyang pinagsama ang dalawa para magmukhang magic. Pero, saan naman nanggaling ang itlog at yung maliit na ibon? Simple lang yan. Kung titignan ng maigi, meron siyang itlog na hawak sa kanyang kanang kamay. Maaaring hinugot niya ang itlog sa loob ng jacket bago niya pa ito ipakita sa mga tao. Para ilabas ang maliit na ibon, kinuha niya ito sa bulsa ng kanyang pantalon. Kung titignan na maigi, dahan-dahan niyang kinuha ang ibon sa kaliwang bulsa ng kanyang pantalon. Pagkakuha sa ibon, sa kanya pinagsama sa kanyang palad ang itlog at ibon. Maikita pa nga ang mahabang buntot nito sa kanyang kamay. Kunwari ay binasag niya ang itlog at voila! Akalain mong galing sa itlog ang ibon. Ngayon, para naman ilabas ang maliit na hawla, maikita si Darcy na parabang may kinukuha sa loob ng kanyang manggas. Gumamit siya ng collapsible cage na madaling itupi at madaling itago. Nakalagay ito sa espesyal na case na nakatago sa kanyang manggas. Para makuha niya ang hawla sa kanyang manggas, muli siyang gumamit ng lumiliyab na papel. O diba, mabilis siyang nakuha ang cage at hindi mo na yun napansin. Mas bumili ba mga manonood dahil kaya niyang doblehin ang hawla at ibon sa isang iglap lang? Simple lang ang taktika para gawin ito. Kinuha lang naman niya ang pangalawang hawla sa kaliwang manggas ng jacket. Muli siyang gumamit ng apoy para hindi mo makita ang paglabas niya ng pangalawang hawla. O diba, simple lang ang estilo, ngunit kabibiliban mo ang bilis niyang kumilos. Pero, paano naman nangyari na may dalawang ibon sa parehong hawla? Saan naman kaya nanggaling ang pangalawang ibon? Pues, simple lang din yan. May lamang plastic na ibon sa loob ng isa pang hawla gaya ng makikita mo sa picture. Kaya naman ang ibon na makikita mo ay hindi tunay na ibon kundi isang peke at plastic lamang. Ang huling pasabog sa kanyang performance ay ginawa niyang magandang babae ang mga kalapate. Ito na ata ang pinakamadaling ipaliwanag sa kanyang magic trick. Ang disenyo kasi ng kanyang kahon ay parang compartment gaya ng disenyo na makikita sa video. Pagtaas ng kahon, ito na ang chance ng babae para magpakitang gilas sa mga manunood.
Ang galing! Pero ngayon, alam mo na ang kanyang sikreto. Kung meron lang siyang magic na kayang palabasin ang pera, yun na sana ang gusto kong malaman. Sa mundo ng magic, ang kalapate ang isa sa paboritong gamitin ng mga performer. Ang kalapate kasi ay kalmado at hindi makulit, di gaya ng ibang ibon. Maliban sa kalapate, meron pang isang hayop na palaging ginagamit sa magic. Yan ay ang cute at mabait na kuneho. Gaya ng kalapate, hindi malikot ang kuneho, kaya hindi sila mahirap putusang manatili sa pwesto. Isa sa paboritong paggamitan sa kuneho ay ang pagkuha sa kanila sa loob ng sombrero. Dito sa next video, malalaman mo kung paano ito ginagawa. Huwag kang kukurap dahil mabilis lang ito gawin. Simple lang ang paraan rito. Una, balutin sa tela ang kuneho. Huwag kang mag-alala dahil hindi masasaktan ang kuneho sa proseso na ito. Pagkabalot sa kuneho, isasabit ito sa ilalim ng mesa kung saan hindi makikita ng mga tao. Ipapakita ng magician na walang laman ang kanyang hawak na sombrero. Gumamit siya ng pulang tela para ma-distract ang mga manunood habang ipapatong ang sombrero malapit sa kuneho. Bago balikta rin ang sombrero, dahan-dahan niyang ipapasok sa loob ang binalot na kuneho. Hindi mo ito mapapansin dahil parehong kulay itim ang background ng paligid. Kapag ready na para sa big reveal, sa kanya hihilain palabas ang puting kuneho. O diba? Magic! At simple lang itong gawin. Madali lang ang magic. Ang importante, magsanay ng maigi para ligtas ang lahat. Dahil kung hindi mo sisiguraduhin ligtas ang iyong gagawin, malalagot ka sa iyong audience. Hindi lang mga tao ang natutuwa sa magic. Pati ang mga hayop, namamangha rito. Gaya ng uranggutan na ito na nakapanood ng matinding magic. Naglabas ng baraha ang magikero at sa isang iglap lang, himalang na ipasok niya ang baraha sa loob ng salamin. Ito ngayon ang pinagtataka ng unggoy kung paano yun nangyari. Ito naman ang unggoy na may masamang reaksyon sa magic. Aba, mukhang nagalit ang unggoy. Panuurin ang reaksyon ng chimpanzee sa iPad ng magikero. Una ay kumuha siya ng isang mani. Ang sumunod ay kumuha siya ng maraming mani. At hindi pa nakontento at kumuha pa ng sandamakmak na mani. Sa sobrang saya, napayakap pa siya sa magician. Pati pala ang mga ibon ay namamangha sa magic. Kaaliwan mo ang reaksyon ng mga aso na ito sa pagkawala ng bola. Buti na lang at naamoy ng aso kung nasaan ang bola. Ito na ata ang may pinaka nakakatawang reaksyon mula sa aso. Kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to hit the like button. Maraming salamat! Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Alden Plays, Magtooth Flame PH, Jennifer Nabasca, James De La Cruz, Zayjan Laurel, Rance Jurimar Aviel Beruño, at kay Milalyn Dihumo. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!